Ngayon gusto kong pag-usapan natin yung 5 financial mistakes sa karir ko bilang isang seaman. Kung susumahin natin tong 5 pagkakamali ko na to, aabutin ng 1 million pesos yung naglaho sa 6 na taong trinabaho ko dito sa barko. Financial mistake number 1, living beyond your means. Meaning, mas malaki pa yung ginagastos mo kaysa sa sinasahod mo or naiipon mo. Year 2017, bumaba ako sa barko bilang isang kadete. Meron akong naipon na 100,000 pesos. During that time, yung tingin ko sa 100,000 pesos ay sobrang laki na, na parang hindi ko kayang ubusin. Kaya pagdating ko sa Manila galing sa barko, pumunta ako sa mall para mag-shopping ng worth 30,000 pesos in one day. Pagkatapos nun, party every week, inuman every 3 days. Typical teenager lifestyle. Hanggang sa di pa umabot yung 4 na buwan, ubos na yung pera ko. Lesson learned, huwag mo masyado i-upgrade yung lifestyle mo. Not unless tiyuhin mo si Manny Villar. Financial mistake number 2 ay dahil sa skincare. Year 2018, pangalawang baba ko sa barko bilang isang wiper. So medyo malaki-laki na rin yung naipon. Yung goal ko that time is labanan yung insecurities na meron ako. Isa na doon ay dahil sa acne scars or yung mga crater sa mukha ko. Ewan ko kung nakikita nyo, pero meron yan. Kaya yung ginawa ko, pumunta ako sa skin clinic para mag-donate ng 80,000 pesos. Bakit ko nasabing nag-donate? Kasi wala namang nangyari, bro. Pinagtutusok lang nila ng karayom, tas ni laser-laser, pero wala namang epekto. After nun, tinigil ko na lang. Tas yun, tinanggap ko na lang na lamang lang talaga si Jay Cuenca sa akin ng mga 3 paligo lang naman. Financial mistake number 3, dahil sa camera equipment. Sobrang napaka-clumsy ko na tao, men. Lalo na sa mga camera equipment ko. Kung napanood nyo dati yung video ko, kung paano nawasak yung pinakaunang kamerang binili ko, which is Lumix G85 worth 50,000 pesos. Yung nangyari, sobrang puno na yung bag ko pero nilagay ko pa rin yung camera. Yun, nahulog. Saktong pagkahulog, merong dumaan na jeep. Nahulog na nga, nasagasaan pa. Double kill. Pangalawa ay drone. Mavic Air 2 worth 52,000 pesos. Fun fact, sobrang experimental ko pagdating sa relationship, men. Year 2020, nagkaroon ako ng drone. At the same time, nagkatampuhan kami ni Josephine. Kaya yung ginawa ko, pumunta ako sa palengke para bumili ng bulaklak. Tapos yung bulaklak, nilagay ko sa tansi. Tapos yung tansi, sinabit ko sa drone. Nakita nyo ba yun? Guys, nakita nyo ba yun? Yung goal ko that time is i-deliver yung bulaklak papunta sa bahay nila gamit yung drone, which is mga 3 kilometers yung layo. Pero wala pang 300 meters, nag-crash na siya. Puhus! Ito ko ito, kakibalang-balang sa gilid ng tinampung. Gasa na ako. Shit, put. Tabag niya natin, si? Laing, binutang ko lang. Walang, puro, put. Kaya nakita ko na doon sa may wire, nagbalang-balang. Wala, nagbalang-balang pa ibaba. Sige po, salamat po. Financial mistake number 4 is not investing early in Bitcoin. Year 2018 pa lang, bro, inintroduce na siya sa akin ng katrabaho ko. Nung panahong yun, yung price ng isang Bitcoin ay umaabot lang sa $6,300. Tapos year 2021, umabot yung price niya sa $68,000 kada isang Bitcoin. Kaya sobrang nanghinayang talaga ako nun, men. Kung ininvest ko lahat ng pera ko nung time na yun, kalaro ko na siguro si Willie Rebillame sa casino ngayon. At yun din yung naging dahilan kung bakit ito na yung huli at biggest financial mistake na ginawa ko sa karir ko bilang isang seaman. Kasi year 2021, nakaipon ako ng worth 800,000 pesos. Tapos, ininvest ko lahat yun sa cryptocurrency. Yung value ng 800,000 ko ngayon ay 176,000 pesos na lang. Anong nangyari? Noong time na nag-invest ako,
sakto nangyari yung sunod-sunod na market crash. Kaya sobrang bumaba yung value ng mga coins na binili ko. At the same time, bumaba din yung value ng perang ininvest ko. Sobrang nakaka-depress yun, bro. To be honest. pero ano bang plano ko? Well, total nagsugal na lang din naman ako. Ride or die na ako, bro. Hahayaan ko na lang. Kung sakali man na mabawi, kung papalarin, mas kumita pa, yun na din siguro yung gagawin kong retirement fund. Pero kung mag-zero or mawala na nga talaga, well, lesson learned na lang na huwag kang papasok sa isang bagay na hindi mo alam. Huwag mong ibubuhos lahat ng pera mo sa isang investment lang. Huwag mong gagalawin yung emergency fund mo para isugal sa isang bagay na walang kasiguraduhan. Pahalagahan mo yung perang trinabaho mo, yung perang na pinagpawisan mo. Ilagay mo sa tamang lugar. Huwag kang magsusugal. Huwag mong isusugal, bro. At sana meron kayong natutunan kahit puro kapalpakan yung shinare ko sa inyo. Yun lang. See you next time.